Noong nakaraan mga ka-troubleshooters, na-share ko sa inyo kung paano mag-wiring ng isang ilaw na may isang switch. So ngayon naman mga ka-troubleshooters, share ko sa inyo kung paano naman po mag-wiring ng dalawang ilaw na may isang switch. So itong isi-share ko sa inyo ngayon mga ka-troubleshooters ay part 2 ito ng nakaraang video. So kung hindi nyo pa napanood ang part 1 nito, panoorin nyo po pagkatapos po nitong video para lahat ng mga kaalaman at diskarte sa electrical po ay malalaman po ninyo. So kung gusto pa po ninyo na lumawak pa ang inyong kaalaman sa electrical po, mangyaring mag-subscribe na po sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para po magiging updated po kayo sa susunod ko pang mga video. At huwag na rin pong mahiya na mag-like, mag-comment at paki-share na rin po ang ating video para po marami pa po tayong matulungan na gustong matuto po nito. So magsimula na po tayo mga ka-troubleshooters pagkatapos po nitong intro. So ito yung diskarte mga ka-troubleshooters para hindi po kayo maguluhan. So dito po sa ating receptacle mga ka-troubleshooters, may dalawang terminal siya. Ito yung line 1 at saka yung line 2 natin mga ka-troubleshooters. Yung line 1 at saka line 2 mga ka-troubleshooters, yan po yung nanggaling sa ating circuit breaker. Yan lang po yung requirement ng ating bulb mga ka-troubleshooters para po siya umilaw. So para po mas madali po ninyong maitindihan mga ka-troubleshooters, yung dalawang wire po na nanggaling po sa ating circuit breaker, yung isang wire mga ka-troubleshooters ay didiritso na po yan sa ating mga ilaw. Isang wire lang po mga ka-troubleshooters na didiritso sa ating mga ilaw. So, yan yung uunahin natin mga ka-troubleshooters bago po tayo mag-wire ng isang line na patungo sa ating switch para po makontrol itong ating ilaw. Sige, start na po tayo mga ka-troubleshooters. So, ito rin po yung laging tatandaan natin mga ka-troubleshooters. Yung wire po na ating gagamitin na patungo sa ating receptacle, dapat po ang kulay ay white. Ito yung standard na kulay ng wire para sa ating neutral, para hindi po kayo malito mga ka-troubleshooters. So ito yung uunahin natin mga ka-troubleshooters na i-connect sa ating mga receptacle. So unahin na natin to mga ka-troubleshooters. Pasok natin to mga ka-troubleshooters. So mag-wire naman tayo ng isang wire mga ka-troubleshooters na patungo dito sa ating isang ilaw. So ayan mga ka-troubleshooters, ready na. So kuha muna ako ng isang wire mga ka-troubleshooters para sa ating receptacle. So ito mga ka-troubleshooters, balatan ko muna to. So ganyan lang siya kasimple mga ka-troubleshooters. Ito. Press natin ng konti. Ayan. Ito yung gagamitin ko mga ka-troubleshooters. Why not? So mas madali ito mga ka-troubleshooters. Hindi ito standard na ginagamit dito sa atin sa Pilipinas. Dahil kadalasan ginagamit dito ay electrical tape. Pero for today's tutorial mga ka-troubleshooters, ito yung gagamitin ko mga ka-troubleshooters dahil mas madali itong gamitin. So ganyan lang siya mga ka-troubleshooters, twist lang natin siya. So ayan, ayos na, madali lang mga ka-troubleshooters. So ito na yung isang terminal mga ka-troubleshooters, yung ipapasok natin dito sa ating receptacle. So ikabit na natin mga ka-troubleshooters. Palatan ko muna to. Ayan. Tapos so ito yung neutral. So dito siya. Ito. Ayan.
So, nakakabit na yung isang wire mga troubleshooters, ating receipt tackle. So, dito naman tayo sa kabila mga troubleshooters. Yung isa, kabit na rin natin to mga troubleshooters. Ayan. So, tapos na yung isang wire natin mga troubleshooters na nanggaling sa ating circuit breaker. So, ang susunod naman natin gagawin ay yung isang wire na nanggaling sa ating circuit breaker na papunta diretso sa ating switch. Yan yung ating isusunod mga troubleshooters. So ito na mga troubleshooters. Pasok na natin to. So ayan. So ito naman mga troubleshooters. Siya yung didiretso sa ating switch. So, sa nakikita po ninyo, itong black na wire na tinatawag na live or yung hot na nanggaling sa ating circuit breaker ay dumiretso na siya sa ating switch. Wala na siyang putol mga troubleshooters. Didiretso na siya. So, wala na siyang splicing dito. Ganyan lang siya mga troubleshooters. Pagkatapos, mag-wire naman tayo na nanggaling sa ating switch patungo sa ating mga ilaw. So ito yung wire na gagamitin ko mga troubleshooters. Para hindi po kayo malito, color coded po na color red na wire yung gagamitin ko po para sa ating return or para sa linya po ng ating switch. Ito nagputol na ako dalawang wire para itong isa para dito sa ating switch. So pull ko muna tong dulo. Pasok. So, ayan. Ito naman mga troubleshooters, galing dito, patungo dito. Tusok na natin. So, ayan. So, may inihanda rin akong maikli na wire mga troubleshooters. Siya yung gagamitin natin dito. So, splice na natin mga troubleshooters. So, maikli lang po yung binalatan natin mga troubleshooters dahil gagamit tayo ng wire nut para madali na lang mag-splice mga troubleshooters. So, kabit na natin. Twist natin ng konti. Tapos ito na yung gagamitin natin. So ito mga troubleshooters, ito yung ating ipapasok dito mga troubleshooters. Balatan natin. Ayan. Huwagan natin to. Ayan. So ayan. So, ready na yung ating isang ilaw. So, ito naman yung isunod natin mga troubleshooters. So, itong isang wire na nanggaling dito, siya naman yung ating ipapasok dito. Ibalatan natin. Ayan. Luwagan. Ayan. So, ayan.
So, yung dalawang ilaw natin mga ka-troubleshooters, tapos na nating malagyan ng wiring connection. So, sunod na natin to mga ka-troubleshooters, yung kanyang switch. Balatan natin. So, ayan. So, sa naalala pa ninyo mga ka-troubleshooters, yung sinabi ko mga ka-troubleshooters, kung saan yung pindutan mga ka-troubleshooters, so doon yung kanyang load side. So, ibig sabihin, ito yung ating line side. So ito yung hat natin mga ka-troubleshooters or yung ating live. So, pasok na natin. Ayan. Itong ating red wire na siyang load natin. So, dito siya. Okay, pasok na natin. So, ayan. Okay na mga ka-troubleshooters. So, ibig sabihin, ready na yung ating mga wirings. May dalawang ilaw na tayo at saka maka-connect na rin yung ating switch. So, ang kulang na lang natin mga ka-troubleshooters ay i-connect itong kanyang supply. So, bago tayo magkabit nito mga ka-troubleshooters, final muna natin to. Ayos muna natin. I-fix muna natin sa box para mas maganda na siyang tingnan. Unahin natin itong switch. So, may screw siya. So, dito naman. Lagyan natin ng takip. So, ganyan lang siya mga troubleshooters. So, ito naman. Yung ating ilaw. So, ayos natin po siya mga troubleshooters. Ganyan lang. Tapos, ayan. Ito naman. Tulak lang natin pababa. Tapos, ganyan. So, ayan. Tapos na nating makikabit mga ka-troubleshooters. So, ito na yung kabit natin mga ka-troubleshooters. So, yung ating live wire mga troubleshooters, itong black na kulay mga troubleshooters, dapat dito po siya sa kabilang side, dito sa left. Dahil dito yung ating hot wire or yung live wire. So ito yung color black. So, kabit na natin mga troubleshooters. Oo nga pala mga ka-troubleshooters, pagkabit natin dito mga ka-troubleshooters, make sure na yung ating breaker mga ka-troubleshooters ay nakapatay or naka-switch off para iwas disgrasya mga ka-troubleshooters. Dahil mag-check pa tayo nito mamaya, mag-continuity testing tayo to make sure mga ka-troubleshooters na walang mali sa ating connection. Always po mga ka-troubleshooters, make sure natin na walang palpak or walang wrong connection sa ating tinatrabaho mga ka-troubleshooters para iwas putok at iwas sunog. So, yan palagi yung isipin natin mga troubleshooters. So, kabit na natin to mga troubleshooters. So, ready na. Makakabit na lahat. So, mag-continuity testing na tayo mga troubleshooters. So, ito na po yung mahiwagang tester natin mga troubleshooters. So, set po muna natin to sa resistance, sa may speaker na symbol. So, ayan. So, ohms pa yung naka-symbol niya. Press natin tong select. Ayan, diode pa. So, pindutin natin ulit. So, ayan. Yung buzzer na na-symbol. So, check natin yung dulo kung gagana na siya, kung tutunog na siya. So, ayan. Gumagana na siya, mga ka-troubleshooters. So, parehas nung dati, mga ka-troubleshooters, dapat wala pang ilaw na nakakabit. Tapos,
Pag test natin dito mga ka-troubleshooters, hindi po siya tutunog. Pag tumunog, nako, delikado po yun mga ka-troubleshooters. Check nyo agad at hanapin yung wrong connection mga ka-troubleshooters para iwas disgrasya tayo mga ka-troubleshooters. So, check na natin mga ka-troubleshooters. Check ulit natin yung tester. Ayan, gumagana. Tumutunog naman siya. So, ayan. O, hindi siya tumunog mga ka-troubleshooters. So, ibig sabihin, okay yung ating connection. Pero hindi pa po tayo tapos mga ka-troubleshooters. Ganyan natin mga ka-troubleshooters. Try natin i-switch on itong ating switch. Pag hindi siya tumunog mga ka-troubleshooters, ibig sabihin, okay siya. So, walang problema sa ating connection. So, switch muna natin to mga ka-troubleshooters. Ayun. So, ayun. Hindi siya tumunog mga ka-troubleshooters. So, ibig sabihin, okay siya. So, pwede na natin tong lagyan ng mga ilaw. So, ito na yung dalawang light bulb na ating gagamitin mga ka-troubleshooters. Kabit na natin. Hindi pa pala natin to nakabit mga ka-troubleshooters. Ikabit muna natin. So, ayan. Energize na natin mga ka-troubleshooters. Yun. Switch na natin. Ayun, okay na. So, ganyan lang po siya kasimple mga ka-troubleshooters. So, kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video na ito, may inahanda naman po akong isa pang video. Tingnan nyo po para mas matuto pa po kayo.